Is the Philippines going to be the flashpoint or the point of origin for the great US-China war? Will the Third World War start here in the Philippines, specifically at the West Philippine Sea? Dito ba sa West Philippine Sea magsisimula ang US-China war? Gera po yan na mga higante. Pwede po yan. That can be the war to end all wars. The Third World War, kung saan nuclear bombs, missiles ang gagamitin that will wipe out the rest of the world. So, yan po. Yan ang i-discuss natin. And once again, buenos dias, señoritas y señoritos. I am sorry to bring you a bad news in this Valentine's Day, but this is an issue that has to be discussed because this is an issue that is escalating by the day, by the hour even. Nababasa nyo sa US yung mga balloon na sinushoot down ng US Air Force, and then sa Canada, and then sa Alaska, and then meron rin ata nakita sa Taiwan. And that in itself, Taiwan, flashpoint rin yan. So nakikita natin na just like Russia, na that annex one by one yung mga bansa sa dating part ng USSR, they are in an aggressive move talaga. First Crimea, at saka yung mga ibang bansa, ngayon Ukraine. So China could be mimicking that. Alam nila busy ang mundo helping Ukraine, and they could take advantage of that. At hindi lang yan, there are many things developing in the country that will also trigger the American China war. And that is very dangerous to us. And that is why kahit medyo pausi blockbuster, I have to bring this up with you guys, because the news today is very, very alarming. And kahit in the middle of mga discussions and vloggings tayo about mga sibuyas, about Maharlika, but all of this pales in comparison with the importance dito sa issue na ito. Because po, last night, the United States renewed its warning that it will defend its treaty ally. May treaty po tayo. Mutual defense treaty with the United States. And if Filipino forces come under attack in the disputed South China Sea, they will not hesitate to fight with the Philippines. You have to understand po, this is a problem that existed sa time ni President Aquino, and then that existed during the time of President Duterte. Pero kay President Duterte, dahil he chose a policy na sip-sip buto sa China, medyo at the expense of our dignity as a nation, at the expense of our honor as a nation. Meron pa ba tayo word na ganun? I'm sorry to say it, parang wala na. Parang nawawala na sa vocabulary. Patriotism, nawawala na sa vocabulary ng mga bata. Puro TikTok na lang. But we have to bring that back to have respect in the community of nations. To stand proud. Like our forebears, Manuel L. Quezon, Jose Rizal, Andres Bonifacio. These are intangible things, but don't you see the pattern?
that all those countries that are patriotic, that are proud, that are working in unison for the national welfare, they are progressive countries. But countries like ours, kawawa po, we are the cleaners of the toilets all over the world. We are the drivers of the cars all over the world. We are the contractor of the buildings all over the world. We are the cleaners of hotels. We are raped. We are harassed. We are discriminated in Hong Kong and the Middle East because we lack the love for country, because we lack patriotism, nationalism. So we have to have that feeling of nationalism and love of country, because after that, we will be matured citizenry na hindi na tayo boboto, hindi according to those who bide our votes. We will love our country more than the politicians. There will be no more bobotante if we use our nationalism and national fervor to stand up as a nation proud all over the world, proud against anybody all over the world. Pero ngayon hindi. We don't have that. We want to be Koreans, we want to be Japanese, we want to be Americans, we want to be Canadians. I mean, okay naman. I don't blame mga PhilAms natin because they are there precisely. They don't see the situation a good living, huh? A good living environment in the Philippines. And I have to admit, even ako, from time to time, it also crossed my mind regrets why I have not, when I was a scholar in Canada, a visiting professor, why I have returned home and work and not work in the newspaper there and later bring my family there. It still crossed my mind when I see the country in shambles, the country parang basura na lang. I remember my happy days in the University of British Columbia and Vancouver, in the University of Toronto, in the University of Regina in Canada. I regret, but I am a Filipino and I will stay. Kaso lang po, kung nakikita natin na wala tayong pride, wala tayong love for country. So, eto na, we are in this situation wherein President Marcos is, and mga trolls ko, for once, ha, I'm praising the President Marcos for this policy. He is opening our doors to the U.S. again, to our traditional ally, and Japan. But this can be dangerous. This can have a price for us. Partly tama si President Duterte. This can be militarily risky. But we have to do it. We have to take the risk because even if we do not declare war with China, China is already doing acts of provocation. At saka recently po, yun, nagkuan po sila. Nung pumasok, meron po tayo dyan isang isla na sa Ayungin Shoal, meron po tayo dyan na barko na na-run aground. Yung hindi na siya, sumalpok siya sa shallow water and then hindi na siya nakaalis dyan. So yan po ang sa Ayungin Shoal na ang barko natin ay basta meron tayong isang barko dyan na hindi tayo dahil BRP Sierra Madre in the 1970s or 80s pa ata ito na run aground dyan. Because we cannot afford to build islands, islands like military infrastructure like China in shallow water, out at sea. Ginamit natin yan parang
parang military base ng Pilipinas. Yan, maliit na kwan yan. And we, let's pray for our kababayan, mga Marines na nagbabantay dyan sa barko na yan. Parang dyan natin minamarkahan yung Philippine territory natin, yung Philippine territory. So, every month or every other week, nagdala tayo ng supply dyan. Siyempre, barko lang yan, barko lang yan. hindi naman makaka-harvest ng palay o ano dyan yung mga sundalo natin. They have to be brought mga pagkain, tubig. Hindi naman nila pwede inumin yung tubig dagat. So, sa last trip po ng Coast Guard, hindi pa nga Navy eh, Coast Guard pa nga ang pumunta po. And regularly sila pupunta dyan. Yun, February 6, pagpunta nila dyan, hinarangan sila ng mga barko ng China at gabi na po yun. Kwan sila, inilawan sila ng laser light na military grade, yung nakakabulag talaga. In fact, under medical treatment, nabulag temporarily yung mga kapitan at yung mga crew ng kwan ng barko natin na BRP Malapascua. Dahil yun, hinaras tayo ng China, tumakbo na lang yung barko natin, hindi na dala yung pagkain. Kawawa yung mga sundalo diyan sa BRP Sierra Madre. Let's pray for them. Let's pray for them. Kawawa, nagugutom. Ang mga yan, walang pagkain. Hindi naman siguro pwede i-drop sa aeroplano. Baka kinukuha rin ng China. So ito po yun. Oh. I hope you can see that. Andali. I hope you can see that, no? Uy, for a moment. Nakikita nyo pa ba ako sa parang nawala tayo sa kwan, sa Facebook. Just tell me guys, ha, yung those of you watching sa Facebook, kung andyan pa tayo, parang may sinasabi dito na wala. Let's see. Okay, ang last na kita ko kay si Marshalo Gasataya. Please tell me kung nandyan pa tayo. Okay. I hope nandyan pa tayo kasi medyo naiba yung camera ko, yung camera one. Parang nawala ako sa camera. I hope, sadali. Bakit ito nawala? Tell me guys, kung andyan pa ako. Excuse me muna yung friends sa YouTube ha, kasi parang momentarily nawala tayo. Bakit dito? Mukhang okay pa naman, no? Mukhang okay pa naman. Okay. Okay. Just tell me ha, kung nawala tayo sa Facebook. Okay. So, yan po. Military grade kwan yan na military grade na kwan yan na I hope you can see that. Yun, ito po blinding light na inilawan yung kwan natin, yung Coast Guard natin. Green light yan. And then isang picture na kinuha nila. Oh, okay. Dito nag-open sa isa pa. Okay, wait. Dalawa. Okay. Okay, yan. Oh. I hope you can see that. Okay. Okay, sumobra. Okay, yan. Yan, iniilawan sila at nabulag sila. So, February lang po yan. So, because of that, nagalit po yung Philippine government kasi nakakainsulto talaga yan. Nakakainsulto talaga. So nag-file ng diplomatic protest yung Pilipinas sa Chinese embassy. At itong statement nila, the Philippines condemn the shadowing, pagsusunod, harassment, dangerous maneuvers. Kasi pwede sila magbanggaan. Kung magbanggaan sila, wala, gera na yun, patayan na yan, barilan na yan. Directing of military grade laser.
and illegal radio challenges. Sinachallenge sila sa radio ng Chinese ship noong February 6. So, ito nangyari habang yung BRP Malapascua lumalapit doon sa Second Thomas Shoal kung saan nandun nga yung kwa natin yung BRP Sierra Madre na parang yun po ang barko na naiwan doon na run aground, pero ngayon ginagamit natin parang kwa natin parang military base natin, no? May mga military soldiers po nandoon ngayon na nagugutom na kasi hindi na dala ng pagkain. So, sabi ng Coast Guard, muntik na daw sila nagbanggaan pati ito mga kwan na mga Chinese forces. At parati na nila ito ginagamit hindi lang sa atin, pati sa Australian military na nagpapatrol rin dyan sa South China Sea. Kaya hindi lang po tayo eh. Pwede po pati Australia, pwede po magsimula ang gera sa Australian ship. Ang US rin nagpapadala ng eroplano, nagpapadala ng Navy. Sina-challenge na talaga nila, pati ang United Kingdom nagpapadala ng eroplano kasi sinasabi ng China, kanila lang. So, pinapahiya sila ng mga first world countries like America, like Australia, like United Kingdom, and other countries, and Japan, para ipakita na hindi kami naniniwala na sa inyo yan. So, kaya po, pwede na dito talaga magsimula yung flashpoint kasi isang trip lang dyan ng mga barko at eroplano, kung na-shoot down yan ng China, wala na. Gera na yan. So, ngayon, laser pa lang ginagamit. Pero, what if one of these days, ginamitan nila ng laser, binaril sila ng Coast Guard natin, wala na. Or minashin gun sila ng Coast Guard natin. At ito pa daw, ha, kaya tumagbo yung kwan natin, tumagbo yung Coast Guard natin dahil yung isang Chinese vessel daw, inalis na daw yung cover ng machine gun. Isipin nyo yan, inalis na. Kwan na talaga, imamachine gun na yung kwan, barko natin. Imagine nyo yan. So, let's pray for peace, pero let's prepare for war. Sabi pa sa Latin, if you want peace, prepare for war. If you want peace, prepare for war. In pace para bellum. In pace para bellum. If I'm not mistaken. Yan ang mga sinasabi ng mga Latin, mga Roman generals. If you want peace, prepare for war. So ganyan na po talaga tayo. So in spite sa anong ginawa ni President Mark, ni President Duterte, na he even worsened this eh. Kaya lumalakas ang yabang ng China because sa ginawa ni President Duterte ngayon mas aggressive na sila sa time ni President Marcos. At kahit naging friendly naman sa kanila ni President Marcos, na first of the 9 countries na binisita ni Marcos, mayabang na talaga at akala nila they can just walk all over us. At sila pa ang galit. Sabi pa ng China, yung si Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, sabi pa niya, yung Coast Guard daw nila acted professionally and with restraint in the site in accordance with the China's law and international law. Sinabi nila, wala silang binanggit tungkol sa laser. Sandali, parang madilim. Wala silang binanggit tungkol sa laser. Pero sinabi nila, tayo daw ang nag-provoke by entering the Chinese water, Chinese controlled waters. Kaya, for the first time na hindi nangyari sa panahon ni Duterte dahil ano ba talaga meron sa China at si talagang patay na patay si Duterte sa China na
kulang na lang ipasa ng batas na gawin tayong province of or state of China, for the first time, nagsalita na ang Amerika at nag-react na. Kasi meron nga tayong recent renewal of talks sa mga treaties natin sa Amerika, including the Visiting Forces Agreement, yung Joint Patrol sa West Philippine Sea. Kaya kailangan talaga natin yung patrol with the Americans. So sabi ni US State Department spokesperson Ned Price, sabi na niya, yung ginawa ng China is a dangerous operational behavior directly threatens regional peace and stability. So sinasabi niya ang China ang nagpro-provoke and nilalagyan tayo sa risk sa regional peace and stability. Infringes upon freedom of navigation in the South China Sea as guaranteed under international law and undermines the rule-based international order. Kasi po, yung pareho ko sinasabi sa inyo sa ICC, meron international order that the world community must follow. Otherwise, parang pareho tayo sa Dark Ages, sa medieval times, na puro gera-gera, wala nang ginawa ng mga shogun states sa Japan, yung mga kings, yung mga Vikings dyan sa Europe, kundi mag-away na mag-away among each other. Kaya ngayon, meron na tayo ICC, meron na tayo United Nations, European Union, NATO, lahat yan. But China is pasaway pa rin. Pareho lang yung Pilipinas, pasaway sa ICC. So, no one wants a pasaway country. No one wants a pasaway country. So, kaya sabi ng spokesperson ng US State Department, the United States stand with our Philippine allies, sabi nila sa statement. Sabi nila, kahit hindi sila claimant sa West Philippine Sea, but the Philippines has a mutual defense treaty inked or signed in 1951. The treaty obligates allies to help defend one another in case of an external attack, which is what China is actually doing sa atin. It already attacked and occupied our islands. Andyan na po. May mga claimants naman puwera sa atin, mga Vietnam, Malaysia, Taiwan, and Brunei, pero They are not Vietnam ata, meron ng small base dyan. At nag-shooting war na rin yung mga barko nila in the 1970s, pati yung China. Pero tingnan nyo, pati Taiwan. So dito talaga pwede magsimula yung gera sa West Philippine Sea. Ang problema lang, tayo ata ang pinakamalapit sa West Philippine Sea. So malas na lang natin. Pero you know, that's why we need allies in these times. At hindi mali yung policy ni President Duterte, kasi kahit gumit na tayo, kahit mag-neutral tayo, pinoprovoke pa rin tayo. At kahit mag-gera yung Taiwan, yung Mutual Defense Treaty will still obligate us. Yung kalaban, kung papasok yung Amerika sa gera ng Taiwan, and sabi nga nila, months or years, a few years na lang, pwede daw 2025, magsimula na yung invade yung China sa Taiwan. And if America joins the war, then that will obligate the Philippines, being a co-signee of the Mutual Defense Treaty, kung sino kalaban ng Amerika, kalaban na rin natin. But we have to align with some powerful country. We cannot remain alone. Lalo na defenseless tayo. Halos lahat naman ng countries in the world. Tingnan nyo, kung yun Ukraine hindi nag-align sa NATO, or hindi, although sinabotahin ng mga Russian leaders, mga Russian mga
Ukraine politicians na loyal pa rin sa Russia, kung hindi nila sinabotahe yung application ng Ukraine to join the European Union, wala na yung Ukraine ngayon. So at least kahit papaano, dahil nag-apply sila, pero winidraw ng mga bata ni Putin yung application nila sa European Union, at least tinitingnan ng European Union countries na they are part of the EU or may concern sila doon. So we cannot revert back to the Duterte policy na stand alone tayo. Kumbaga, ito talaga yung West Philippine Sea issue is really an issue. Yung sinasabi natin na no man is an island, yung mga kanta na sinasabi at yung sa mass natin, no man is an island, yung mga kanta na ganun. So ganun tayo, we have to stick to the US and Japan and Australia and Europe against China na nagsaside with North Korea and Iran and Russia. So sabi ng US State Department, yung ginawa ng Chinese Coast Guard were provocative and unsafe. Yun nga, unsafe, kasi what if sa Philippine side gumamit ng baril nila at sa Chinese side ginamit yung mga high-tech na mga baril nila na para pwede i-wipe out yung mga doon lang time ni Duterte na binangga na yung barko natin, pero parang tayo kulang pa tayo mag-apologize sa pagbangga sa barko natin. Grabe talaga. So, yung mga barko ng mga farmer, ng mga fishermen natin. So at nag-interfere daw yung China sa low pool operations ng Philippines. Lalo na diyan sa Thomas Shoal. So nangyari ito after kagagaling lang dito si US State Secretary Antony Blinken. At dahil nga doon sa mga balloon na nakita nila na spy balloon ng China, he did not push through with his visit sana sa China after the Philippines. At ngayon, sinasabi ni Blinken when he was here na he called on China na to respect yung nanalo tayo sa UNCLOS. Sa UNCLOS, dahil may international ruling talaga that the West Philippines is ours. And again, sabi niya, kung if China will attack the Philippines or do provocative action tulad yung ginagawa nila, yung pagbibim ng military-grade laser, so the US will use the US Defense Treaty. Alam nyo, itong bansang dalawa, the US is now the world superpower, ang sabi nga nila, world police. Pero China has the ambition of one day becoming the biggest superpower in the world. So parang itong mga bansa dalawa naghahanap na lang ng dahilan para testingan yung galing nila pareho, kasi pareho sila nagmi-military build up. Ang problema lang, whether it is the West Philippine Sea, whether it is Taiwan, apektado tayo sa lahat. So sabi pa ni ng US State Department, sabi pa ng US State Department, yung decision ng UNCLOS favoring Philippines na sa sinasabi na sa atin yung mga West Philippine Sea Islands and all areas therein is a legally binding decision, and that China has no lawful maritime claims to the second Thomas Shoal. Yun nga yung saan pumunta nga yung mga Coast Guard natin. So in 2022 alone, even during the time of President Duterte,
Nag-file na tayo ng, kasi ito parang SOP ito eh. Magpa-file ka ng diplomatic protest. Diplomatic protest lang. Parang, kwan lang ito, parang diplomatic solution. Parang sinasabi, we are protesting this, pero not using any military option. So ito po, this is I'm telling you this now, and I know, I'm aware, kanina yung blog ko about yung tripartite agreement between US, Russia, and US, Japan, and the Philippines, nilangaw po. Most of you did not watch it. I know, I'm aware, hindi talaga kayo not many of you are as interested about the international news or West Philippine Sea issues. Mas gusto nyo, alam ko, nakikita ko, mas nagba-viral talaga, nakatakot-takot, nakakaingit yung mga vloggers na tuloy-tuloy pa rin yung Tony Gonzaga, yung Willie Revillame, yung Christy Permin. Pero dito po sa vlogcaster, I don't mind. Although nakakalungkot because di pala gaano ka interesado ang mga Pilipino sa issue ng West Philippine Sea. Pero I don't mind. Kahit konti lang ang virality. Basta what's important is I'm not here to earn from YouTube. Ang lead lang man yan. I'm not here for that. I'm here to inform you. I'm here to tell you what is happening. For you to prepare for it. For you to support our government. And in this case, kahit pa man binabanatan ko pa rin yung mga Sibuyas Queen na Sibuyas issue at iba pang kapalpakan ng Marcos government, this time, I want to tell you, let's go in this issue, in the issue of, kasi the leadership of President Marcos will be tested. Will he, tail between his legs, reverse his policy na nakikita kanya, we are in the brink of war? Sasabihin na niya, sige, balik tayo sa Duterte policy. So, now I ask you, this is no longer an issue about blogging, about politics, about criticizing the government, kung meron. But this is, in this issue, we should act together as one country with our president. Pero kung syempre, kung i-reverse siya yung policy, babalik niya to pro-China policy, edi I will hit him again on the foreign or international relations policy natin. Pero in this case, the president needs our support. So and the country needs all your support. So yung sa inyo na who bother to watch my blog, kukonti lang, 1,000 lang nag-watch kaninang umaga, I don't mind. Pero those few of you who bother to watch my blog about the West Philippine Sea, about our quest to regain national honor and international pride and to be a great country, a Philippine loving country, and raise a generation of Filipinos who are proud to be Filipinos, who work hard to make a better Philippines, then i-share nyo itong vlog. Kasi kakaunti lang nanonood of this itong vlog. I would rather, if I want virality, I would rather blog about Tony Gonzaga again, Alex Gonzaga again, or Manzano, Luis Manzano. But it is not why I'm here for. I'm here for to raise the fervor of nationalism and patriotism online. So please, kung kakaunti lang nag-view ito, please share. Please share this link and tell your friends and relatives to pray for our country, to pray for peace in the West Philippine Sea, na wala lang man, to pray for our Coast Guard, na wala lang man isa sa kanila na pikon at
At nag-open fire sa mga Chinese ships kasi gera talaga ang labas niyan. So we are in a very precarious situation. Oy, thank you very much. If I may interrupt, si Bonina Felicilda, for the cause of nationalism, nagbigay siya ng 50 stars. Thank you very much, Felicilda. Monina, for the support. Okay lang, basta nandyan kayo kahit nilalangaw yung vlogs natin on foreign policy issues. Okay lang. As long as I did my part for the country and I'm asking you to do the same. So thank you very much everyone for watching. At sorry, I cannot, I no longer have time kasi may meeting pa kami ng team namin and sasabihin ko pa sa kanila to reschedule yung 7 o'clock vlog for 8 o'clock kasi mayroon nga ako live nito. But thank you to all of those who join us. And next time po, babasahin ko po yung mga pangalan nyo. And again, sa mga bago pa lang sa atin, sa mga bago pa lang nanonood, sa 40 Channels Daily na kung saan nagla-live tayo. Thank you very much for watching and nakikita ko po yung mga comments nyo na ano ba yan siya? Bakit para pautal-utal at yung mannerism niya, yung kamay niya, nagaganon-ganon. I'm aware of that. I'm aware of that. Meron pa sinabi, Pilipino ba yan? Mukha naman Pilipino. Pasensya na po. I'm a Chabacano. I'm better speaker in English and Spanish. Kaya po may mannerism ako at saka nag-aa ako because I'm trying to look for Tagalog words because my mind thinks in English but I have to translate that to Tagalog. And kung nagkuhan ako medyo magalaw yung kamay ko, it's because I'm trying very hard to connect with you. Actually, if you go by my past vlogs, my earliest vlogs, I really started vlogging by speaking straight English. I'm very comfortable in English because I grew up at a time in Zamboanga where we were raised. And forgive me for saying this, we were raised to hate Imperial Manila. We were raised to love Spanish. We were raised to love English. We were discouraged from speaking Chabacano. I always got poor grades in Tagalog because to us, this is the language of Imperial Manila. The Imperial Manila that stole the mining, the gems, the mining areas, the gems, the forests, the fishes, and everything in Mindanao because most of our natural resources come from Mindanao, but they are mostly spent in Luzon and Metro Manila. So we grew, parang kami po, pareho kami sa Cebu. There was a time yung Cebu rin nagpa-flag racing in Cebuano. And they really love, until now, they really love their Cebuano language. So, but unlike them, kasi yung Cebuano may similarity sa Tagalog, they are better in Tagalog. But ako, dito na lang ako sa Manila. And ngayon na lang, when I started vlogging, that I'm really trying hard. TH po ako, trying hard to speak Tagalog because many of you were saying I was giving you nosebleed because I was speaking straight English and that I was very fast in speaking. I really love to speak in English. But you said, Mr. Nokum, we cannot understand you when you are giving us nosebleed. Why don't, Pilipino ka naman, why don't you speak in Filipino? So, ganun na lang po. I'm very sorry for that, but I hope you get over that. You get over my mannerism. You get over my a in Tagalog, and you just try to get the ideas. It's the ideas po that is important, not the end. And one thing I want to assure to you, lalo na yung mga bago pa lang viewers dyan sa Facebook. One thing I assure you is that you can. I may have my mannerisms and I may have lapses, pautal-utal, sabi nyo, but sa pananalita, but you can rest assured,
I will not sell my dignity. Blockbuster is not for sale. I'm very stable. I'm a businessman with buildings for rent in Visayas and Luzon and Metro Manila. So you can trust on my independence. I will not do fake news. I will not fool you. I have no agenda. My agenda is only to help motherland Philippines in my last years. I won't live for 100, but for my remaining years, I was not a saint. I have many sins against the country when I handled clients that who turned out to be evil people in society. But now I'm trying to make up for that by being loyal to the Filipino people and to the motherland Philippines. So yun lang po. So thank you very much for watching. Mucho y mas gracias. And don't forget, those of you in YouTube, to subscribe to the Views Action Destiny. Kasi dyan po, mas maraming vlog pinopost ng mga bat team ko. Views Action Destiny in YouTube. And also, dito rin, pinopost rin ng staff ko dito sa Facebook, sa Vlogcaster Armandine page in Facebook. So, mucho y mas gracias. Buenas noches or good evening to all. And see you in my next vlog.